ngayon, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kaulad. At nandito po tayo ngayon sa ating Manila Bay. Ito po tayo sa ating mga kaganapan ngayon mga kaulad, no? Kung ano na po mga kaulad. At may bagong dating mga kaulad, nag-reason mga kaulad. Ayan, no? Makikita po natin ngayon mga kaulad, no? Na may bagong reason dyan mga kaulad na ano, nakatambak mga kaulad. Ayan, no? At gabi na pala sa lito ng mga kaulad magtrabaho, no? Hindi na po siya umaga kasi pag mainit pala masyado pag umaga ay hindi sila gano'ng nagtatrabaho, no? Hapon pala sila nagtatrabaho po dito. Sino po mamatay? Wala, bawal po mang ano eh, pumasok. Bawal pumasok sa labas. Lulubit po lang uwi pa ako, sabit lang ako. Kapag bawal po. Tayo mga kaulad, ayan. Yan po ay ilan po natin yung mga dump truck mga kaulad, kung saan galing yung greasan na yan mga kaulad, no? Ayan. Mga sitwasyon po natin ngayon na may bagong ulit na greasan dyan. Ayan po mga kaulad. At ito po ating mga kababayan nandito mga kaulad, no? Ayan, makikita po natin ngayon na pasyal-pasyal sila mga kaulad, mga kababayan. Nagtanong ka mga kaulad kung pwede bang pumasok, no? Pero bawal talaga mga kaulad, no? Bawal ka pumasok dito mga kaulad. Hindi pa pwede mga kaulad, no? Ayan. At tingnan po natin mga kaulad ang greasan natin dito mga kaulad na bagong ano? Bagong dating mga kaulad. Tuloy-tuloy po tayo mga kaunlad, no? At mga naglalakihan dito mga kaunlad na ano, mga parts mga kaunlad dito po sa Manila Bino, ayan, no? Yung gumagawa ng ano ng lagdang ng halo dyan, no? Halo na para gawing Horizon City ito mga kaunlad, no? Yan po, lalakihan mga parts mga kaunlad, nakikita po natin yan po sila ang katrabaho dyan, no? Nandiyan, kung pupunta ka sa MUA mga kaulad, makikita mo na malapitan yan sila mga kaulad. Yan po silang ano, gumagawa ngayon dyan para tambak ng buhangin dyan, no? Kasi inumpisahan na po nila yung gawing Horizon City mga kaulad, no? Ayan, malapit-lapit na po dyan sa MUA, no? Makita po natin kasi sa may PICC mga kaulad. Masili po natin, makita po natin yan silang mga naglalakihang mga ano, mga birds, no? Mga tower birds, no? Ano, mga kaulad, no? At mga crane na mga birds na yan, no? Mga tanker mga kaulad, no? Yan po ang ginagawa ngayon mga kaulad. Ito pong update din dito sa ating Manila Bay mga kaulad. Ayan, makikita po natin sila. Laki ng mga barko mga kaulad na nag-alo dyan, nag-operate, no? Ito po ang ating bagong dating mga kaulad, bagong tambak na naman na greasan mga kaulad. At puntahan po natin, yan, no? Ano yung bagong greasan mga kaulad, tambak. Yan mga kaulad, no? Luto lang po tayo magbigay ng update dito. Puntahan po natin dito itong bagong tambak na greasan mga kaulad, no? At sa ating napagtulungan kanina ay hindi na po na sila magtrabaho ng umaga. Ang trabaho naman mga kaulad ay hapon hanggang gabi, overtime din, no? Kung gaano ang oras sa umaga kaya trabaho, gano'n din sa gabi mga kaulad kasi tama din naman ilang kanilang desisyon no gabi para hindi mainit kasi sobrang init ngayon mga kaulad to, para bang sipsipin ang yung enerhiya, no? Ang yung lakas sa sobrang init mga kaulad. Kaya tama lang din mga kaulad na gabi po silang magtrabaho, no? Ayan. Yeah, ito ang ginawa po nila ngayon mga kaunlad. Ayan, may mga bagong grisan po tayo na dating mga kaunlad, no? Kaso lang mga kaunlad, hindi birds ang ano ginamit pag deliver, no? Dump truck mga kaunlad, no? Ayan, no? Ang dami ng grisan na tambak dahil po dyan ay gagawin na po din dyan mga kaunlad. Dyan dating pantalan po yan, no, na ano, yan po dumadao ang ating mga delivery birds, pero ngayon hindi na mga kaunlad, no, ay gagawin na po nila mga kaunlad para po matambak na po ating grisan, no, kaya tinambakan na po nila mga kaunlad at
gagawin na po nila yan para matapos na po itong ating Manila Pino, ating phase 3 mga kaulad. Sa phase 3 ito mga kaulad, no? Magkadugtong na ito ang 2-1, no? 1-2-3, no? Magkarugtong ito mga kaulad. Eh, ito pong ating sitwasyon ngayon, ayan mga kaulad. Ito yung mga heavy equipment na gumagawa dito mga kaulad. Paganda talaga sa mga kaulad, makapasok tayo dyan para makita po natin ang kaganapan talaga dyan, ang gawa, no? Ang pagbabago. Tatlong bako po nandito mga kaulad, tatlong bako po ito, no? Ayan mga kaulad, tingnan nyo mga kaulad, may mga bagong ano, yun, mga bagong grisan mga kaulad, oh. Ayan, mga bagong grisan mga kaulad, yan. Yan po natin nilagay yung mga kaunlad, no? Bagong grisan na tinambak po nila mga kaunlad dyan. Random truck lang ang kailangan ginagamit mga kaunlad, no? At walang bars nag deliver na grisan, kundi dump truck lang ang ginamit po nila mga kaunlad. Kinuha po na sa kabila yung mga grisan na yan mga kaunlad. Ito po ating sitwasyon dito mga kaunlad, tuloy-tuloy pa rin ang kailangan paggawa, no? Pagtrabaho dito sa ating Manila Bay. Sana po ay pagdating ng umupo, no, ang panibagong ihalal na Pangulo ay ayusin at ipatuloy pa rin mga kaulad ito na ginagawa sa ating Manila Bay mga kaulad. So, ating mga kababayan na nandito mga kaulad, pasyal-pasyal po sila mga kaulad, no? Ayan mga kaulad. Ating Dolomite San ay ganoon pa rin mga kaunlad, no? Hindi pa rin nila na patag mga kaunlad, no? Hindi pa rin na patag ating Dolomite San mga kaunlad. Nandyan pa rin mga kaunlad, no? Ating Dolomite San mga kaunlad. Sabayanan na po natin ito mga kaunlad, kailan ito nila ano, kailan nila ipatag itong ating ano, ating Dolomite San mga kaunlad, kasi medyo matagal-tagal na po no na hindi po nila napatag talaga ito. Kailan kaya nila ipatag itong ating Dolomite San mga kaunlad. Ayan, nakikita po natin ngayon mga kaunlad. Ayan no. Pati mga dump truck mga kaunlad na gumagawa, no? At nag-atambak ng grisan mga kaunlad. Pati Dolomite, iikot ko kami ng mga kaunlad. Ayan, hindi pa nila pinatag, no? Pero nandiyan na po mga kaunlad, ready na po na ipatag. Pero ngayon ay hindi pa talaga mga kaunlad. Ayan. Sana po din mga kaulad matuloy itong pagbubukas no ngayong 20, ngayong May 20 no, sana magka matuloy itong pagbubukas mga kaulad sa May 20 mga kaulad no ng ating Manila Bay, Dolomite Beach San mga kaulad. At yung mga kababayan, ang dami nilang pasyal-pasyal itong mga kaulad mula pa yun sa Yacht Club papunta dito mga kaulad no, at babalik na naman sila mga kaulad. Kung ating latest update no mga kaulad, ayan, at nandiyan po natin mga equipment at gabi sila magtrabaho mga kaunlad. Kaya kung nais mo nyo makita aking live update, punta sa aking YouTube channel Unlad TV, i-search nyo, makita nyo kagad mga kaunlad. At siyempre huwag nyo kalimutan pindutin natin yung notification bell para update ko lagi sa aking mga video. At huwag kalimutan mag like at mag subscribe mga kaunlad. Ito si Unlad TV, unahin natin lagi ang Diyos. Maraming salamat sa inyo lahat sa walang sapag suporta kay Unlad TV. God bless you and God bless the Philippines.